11 ng Marso, Lunes, sa unang linggo ng Kuwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pagdating ng anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian, kasama ang lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono. Dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa at parang isang pastol na ihihiwalay niya ang mga tupa sa mga kambing. Gayun din niya paghihiwa-hiwalayin ang mga tao. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya at ang mga kambing sa kaliwa. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, 'Hali kayo, pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig. Sapagkat nagutom ako at inyong pinakain. Nauuhaw ako at inyong pinainom. Naging dayuhan ako at pinatuloy niyo ako. Nang ako'y hubad, dinamitan niyo ako. Nang may sakit ako, binisita niyo ako. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw niyo ako. At itatanong sa kanya ng mabubuti, 'Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain, nauuhaw at pinainom, isang dayuhan at pinatuloy, at walang suot at dinamitan? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at nilapitan?' Sasagutin sila ng hari, 'Talagang sinasabi ko sa inyo, anuman ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito na mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa.' Pagkatapos ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa niya, 'Mga isinumpa, lumayas kayo sa harap ko papunta sa apoy na walang katapusan na inihanda para sa diablo at sa mga anghel nito. Sapagkat nagutom ako at di niyo ako binigyan ng makakain. Nauuhaw at di niyo pinainom. Naging dayuhan ako at di niyo pinatuloy. May sakit at nasa bilangguan at di niyo binisita. At pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa. Ngunit sa walang hanggang buhay naman ang mga makatarungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pagdating ng anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian, uupo siya sa maluwalhati niyang trono. Dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa at parang isang pastol na inihihiwalay ang mga tupa sa mga kambing. Gayun din niya paghihiwa-hiwalayin ang mga tao. Ayon sa mga dalubhasa, isa itong talinhaga tungkol sa huling paghuhukom sa mga tao sa wakas ng panahon. Ang salitang Grego para sa paghuhukom ay krisis, na ang ibig sabihin naman ay pagbubunyag. Ang huling paghuhukom ay mistulang isang pagtatanggal, kumbaga, ng maskara ng bawat isang tao sa harap ng hukom na si Jesus. Sa pagkakataong iyon, malalantado, mahahayag ang tunay na pagkatao ng bawat isa, kung tunay nga siyang matuwid o nagbabalat kayo lamang. Ipinahihiwatig na sa langit mapupunta ang mga matuwid, mga pinagpala, at sa impyerno naman ang mga masama, mga isinumpa. Pero hindi ang Diyos ang magbibigay ng hatol sa bawat isang tao. Ang tao mismo ang magpapataw ng gantimpala o parusa sa kanyang sarili ayon na rin sa uri ng pamumuhay niya sa mundo, partikular na sa pagmamalasakit o pagwawalang bahala niya sa pangangailangan ng kanyang kapwa. Pagsasagawa, kasalanan ng gumawa ng masama sa kapwa, pero huwag kalimutang kasalanang malaki rin ang hindi paggawa ng mabuti sa kapwa. Ugaling gumawa ng kahit anong mabuting bagay sa kapwa. Kilala mo naman o hindi, kahit isang beses man lang sa loob ng isang linggo.